Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga Libra. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Libra. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito depende sa nangyayari sa'yo. Okay? So, anyway, bago ako mag-start ng reading, I feel like kailangan muna nating i-cleanse lahat, no? So, ilalight ko lang itong ating sage para magkaroon ng cleansing, kumbaga. Kasi medyo mabigat yung energy na naramdaman ko while shuffling the cards. So, parang kailangan muna nating i-cleanse ito, okay? So, ipopause ko lang itong video kasi gusto ko i-light muna para mas mabilis siya. So, yeah. Okay, so ito na po yung ating sage. Now, i-cleanse muna natin yung ating cards na nakalatag sa table before start ang reading mo. So again, hindi ito magre-resonate sa lahat, guys, no? So, kung hindi ka makaresonate, okay lang yon. Maybe next time makuha naman natin yung energy mo. Basta mag-comment ka lang, mag-like. So yan, ma-appreciate ko lahat ng yan. So, let's start your reading. Okay, so una sa lahat, no, yung iba sa inyo maaaring ikaw yung umaalis or sabihin na natin may mga bagay kang kinot off or pinutol or tinanggal. Okay, maaaring may mga bagay na you feel like ayoko munang mag-expect, ayoko munang maghintay yung iba sa inyo, and maaaring tinatry mong mag-focus sa mga ginagawa mo or iniisip mo palang gawin, pero deep inside you knew na you really miss this person a lot. Nandun yung energy na may hunger ka na nararamdaman, na gusto mo siya makita, gusto mo siya makasama, gusto mo nandiyan lang siya sa tabi mo, pero alam mong mahirap lalo na kung may pagkakalayo kayo. Kasi yung iba pwedeng may distance, pero yung iba naman pwedeng literal na nag-cut off or sabihin na nating break up. Pero hindi para sa lahat yon. Yung iba pwedeng distance lang. Kasi sa nakikita natin dito, maaring tinatry mong i-cut off yung energy nitong person mo. Okay? Para makapag-concentrate ka sa mga ginagawa mo. Diba? And yung iba sa inyo, you might be waiting for a call. Pwedeng hinihintay mo na siya yung mag-reach out, tumawag sa'yo with a love call right here. So, pwedeng naghihintay ka dito na mangyari ito. Kaya lang ang problem, yung person mo, hindi niya ginagawa yon. Kaya nagkakaroon ng cause or kung bakit ka nagkakaganyan. Okay? You really miss this person pero parang yung namimiss mong tao, walang pakialam sa'yo. Okay? Maaring nararamdaman mo na parang wala naman siya pakialam sa akin. Hindi na ako dapat mag-expect. Okay, so continue ka na lang. Whether in a relationship kayo, kasi alam mo dalawang energy ang nakita natin dito. Yung iba, in a relationship, yung iba naman, pwedeng walang relationship, basta hindi lang siya nagpaparamdam. Okay, pwedeng magkalayo kayo. Okay, kung meron mang pagpaparamdam dito, hindi ganun kadalas. Hindi ganun kadalas. With the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay, so for what I can see there, I feel like yung concentration ng person mo is more about money. May naaamoy ako dito parang masarap magluto. Okay, so this could be you or your person na may hilig or masarap magluto. Okay? Kasi pwede ka namang hindi mahilig magluto pero masarap eh. Masarap ang kinakalabasan pag magluluto ka. Okay. So, ayan. With the King of Wands. You're dealing with an honest person. Alam mo yung minsan lang siya magsalita. Pero pag nagsalita siya may laman at saka totoo. Yun yung person mo eh. And etong person nito, ayaw kanyang binabluff. Ayaw kanyang niloloko. Ayaw kanya na... Okay, sasabihin niya ganito, ganyan, magpa-promise. Yung iba sa inyo pwedeng
waiting for a promise ka, pero hindi mabigay or maybe magawa nitong person na ito, itong promise na ito. So maybe yung person mo is like concentrated sa finances niya, sa money niya. Kasi gusto niya, kung ano, okay, so yung iba sa inyo pwedeng may promises siya before. Ngayon, ayaw niyang gawin basta-basta yung promises na yon kung wala naman talaga. Diba? Maaaring, okay, gusto kong gawin yung sabihin or gumawa ng action pag okay na yung promise na mabibigay ko sa'yo. Okay? Kasi hanggat hindi niya nakikita sa sarili niya na kaya niya nang ibigay yung promise na yon, pwedeng nahihiya. Diba? Nahihiya siya kasi nag-holding back itong person mo eh. Nararamdaman ko sa kanya parang meron ditong hindi pag-iingat na ginagawa. Okay? And so, ang tendency with the runner, pwedeng umiiwas nga itong taong to or sabihin na natin kung in a relationship kayo, medyo meron siyang, medyo mataas ang ego niya. Sabi ko nga sa iyo, kung may promise siya, gusto niya yung may papakita niya sa iyo na totoo yung promise niya, na ayan na, na malapit na. Wherein, hindi naman yun yung gusto mo. Ang gusto mo lang talaga, kahit papano, mag-reach out siya. Pero ang problema, napakalayo niya, di ba? We do have your Page of Swords, Five of Cups. Medyo nai-stress yung person mo ngayon, no? Meron siya mga bagay na sabihin na natin pinagsisihan. Pwedeng may mga pagbabago. Okay? So, kasi pwedeng yung person mo nag-i-start pa lang siya. Okay? Ano no, pero may narinig akong pwedeng nawalan siya ng trabaho or kaka-start niya pa lang sa trabaho. Okay? So, with the Five of Cups, maaaring kaya nagiging ganun yung approach ng person mo sa'yo. Or nararamdaman mong hindi siya nakikipag-connect or interact sa'yo. It is because concentrated siya dun sa work niya. Concentrate siya sa work niya. Pero, kaya niya ginagawa yon. We do have your Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. May mga plano siya eh. Okay? Clear yung mind niya nang gusto niya ng new experiences or adventures sa inyong dalawa. Actually, yung nakikita ko dito with your person, pasugod siya sa'yo eh. Okay? Pwedeng itong taong to, hindi siya magaling makipag-usap, makipag-chat, makipag-interact sa online, pero magaling siya sa personal. Okay? So, dun mo malalaman kung mahal ka talaga nitong taong to sa actions niya, sa personal. Okay? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nag-iisip ka na, bakit hindi siya nagpaparamdam? Hindi na talaga ako mahalaga. O bakit hindi siya nagpaparamdam? Busy siya, maaaring meron ng iba. So, nagkakaroon ka ng overthinking dito sa side mo na nagkakaroon na, kaya ka nagiging ganyan. Na parang pinuputol mo itong person na ito kasi wala ka nakikita sa kanya. Which is, nahihirapan siyang ipakita sa'yo yon dahil bukod nga sa kulang pa siya, marami pa siyang gustong makuha or ma-achieve bago siya pumunta sa'yo, pwedeng hindi kasi ito in person. Long distance relationship. Pwedeng hindi kasi siya magaling sa communication. Mahina siya doon. Okay? So we do have here Six of Wands, the Emperor. Ay, by the way, dito muna tayo. We do have here Page of Pentacles, Judgment. Alam mo, yung iba sa inyo, pwedeng immature pa kayo pareho. Hindi ko sasabihin yung person mo kasi sa nakikita ko, mature siya mag-isip. Pero the way na i-handle nyo yung connection ninyong dalawa, medyo immature. Okay? Why? Kasi hindi tugma kayo eh. Yun na nga, pareho kayong immature. Ngayon, pagdating sa pag-iisip ng person mo, at pag-iisip, you are the Queen of Swords. You are also a mature person. Okay? Not only mature person, confident pa nga. So, sa nakikita natin dito, hinahandle nyo lang kasi yung mature na kayo, pwedeng sa age, pwedeng sa mga sarili ninyong buhay, mature kayo. Pero pagdating sa connection na ito, pareho kayong immature. Kaya hindi nagwo-work eh. Hindi pa siya nagwo-work sa ngayon. May kanya-kanya kayong paniniwala or way na pinaghahanapan sa isa't isa. Pero sa person mo, wala siyang hinahanap sa'yo actually. Meron siyang hinahanap pero sa sarili niya. Okay? Ikaw maaaring meron kang hinahanap sa kanya, like i-present niya sa'yo yung ambisyon na gusto mo or yung gusto ninyo. Pwedeng ganun, yung pangarap mo or pangarap ninyo kasi yung iba sa inyo pwedeng promises nga ito eh.
na gusto mong gawin niya pero hindi pa niya magawa sa ngayon kasi maaaring tinatry niya munang ayusin yung sarili niya bago siya makasugod sa'yo. Okay? And we do have here the judgment. Okay, yung iba sa inyo pwedeng may baby na involved dito sa situation. For what I can see here, hindi to para sa lahat ah. Meron ako nakikita kasi dito na someone would help you. Okay? Mother figure ito. Could be your mother. Could be a tita. Could be a friend din naman na parang pakiramdam mo sa kanya. Parang nanay siya magsalita para sa'yo. And you're longing for this person. Hindi para sa lahat yon. Okay, you're longing for this person. Or namimiss mo siya, or gusto mo makausap siya. Okay? The advice for you is to call this person. Kung ikaw yon, na namimiss mo itong babaeng parang nanay ang pakiramdam mo. Okay? Or kung friend mo siya, naka-level mo, pwedeng nanay siya, nanay na siya. Okay? I feel like you need to talk to this person. Okay? Hindi man para kailanganin mo siya, pwedeng siya ang may kailangan sa'yo. Hindi yon regarding sa love ninyo, no? Pero kung nakaka-relate ka dito, may additional message lang na pinakita. Okay? So, yeah. So, sa nakikita natin, you're having some kind of awakening. Awakening ito. But, definitely, medyo nagiging matagal. Kasi nauuna sa'yo yung pinaghahanapan mo yung person mo eh. Nagdudulot ito ng stress sa'yo and sa person mo. Kasi yung iba sa inyo, because of you being impatient or na medyo nababawasan yung haba ng pasensya mo, yung meron ditong mataas ang pride, yun yung nagdudulot sa inyo para magkaroon or makaranas ng kalungkutan. Diba? Kasi naraalala, gusto nyo or mahalin nyo ang isa't isa, nababalik-balikan nyo yung nakaraan, kaya lang disappointed ka sa ipinapakita nitong person mo. Okay? Which is, sabi ko nga sa'yo, hindi yan yung gusto niyang ipakita. Kaya lang, hindi niya alam kung paano niya ipapakita kasi mahina siya pagdating sa communication. Okay? Well, King of Wands is someone na magaling talaga siya sa communication or pagpapakita pag nasa harapan mo na. Yun yung person mo eh. And yung iba sa inyo, pwedeng iniisip ko na, teka lang, i-let go ko na kaya. Yung iba ha, i-let go ko na. Huwag na akong mag-expect. Sa part na to, nagiging sakim ka. Ha? With the Four of Pentacles. And why? Because itong person mo with the Emperor, kung medyo deeper level na commitment na ito, gusto niyang maging someone na makapaprovide niya yung mga pangangailangan mo. Okay, so yung iba dito, pwedeng father figure itong person mo, especially na nandun sa kanya si King of Wands and the Emperor. So ibig sabihin, kung itong connection na ito para sa kanya, tuloy-tuloy sana ito. Magtuloy-tuloy sana ito. Hindi nga lang siya ganun. Sabi ko nga sa'yo, may mga priorities din siya. Hindi ibig sabihin nun, hindi na siya masaya. Hindi siya masaya sa pagkakalayo ninyo, oo. Pero, nandun yung nakakadagdag kasi ng conflict ito eh. Itong nangyayari. Dun siya hindi nasasayahan. Kasi maaaring alam niya sa sarili niyang hindi mo siya naiintindihan. Alam niya sa sarili niya kung ano yung pagkukulang niya sa'yo. Alam niya yun eh. Alam niyang nasasaktan ka niya. And doon siya naiinis. Okay? Kasi gustuhin man niyang gumawa ng effort. Either may mga priority siya, may mga dapat siyang gawin, and yun naman kasi kaya niya ginagawa, it is for the future, para sa inyong dalawa. So ibig sabihin, may plano siya na higit pa para sa inyo, kaya lang nagko-cause ito na parang misunderstanding, hindi mo siya naiintindihan lalo sa pinapakita niya. Or, maaaring focus siya sa future niya. Parang, gusto ko munang hanapin ang sarili ko
And then, sabi ko nga sa inyo, dalawang energy yung nakukuha natin dito. Yung isa, parang papuntang separation or breakup. Yung isa naman, kaya niya to ginagawa kasi gusto niya ng future sa inyong dalawa. Pinipigilan niya yung sarili niya kasi gusto niya ng pagbabago. Okay? Well, take what resonates. Alam mo naman yon. Mararamdaman mo naman yon. And we do have here Six of Wands, Aries, Leo, Sag. Okay. Mm-hmm. So nakikita ko dito, I feel like yung person mo may hatid siyang good news for you. Yung iba pwedeng hindi niya iparating nang siya mismo yung magsasabi. Pwedeng ibang tao yung magsabi sa'yo ng good news na yon. This could be some kind of a surprise na dadating coming from this person. Within this year ha, hindi ko sinabing, eto mga susunod na linggo or araw. Pwedeng ngayong year ng 2021, may surprise galing dito sa taong to. Okay? So, we do have your camera. I feel like pareho kayo nagfo-focus sa mga kanya-kanya ninyong sarili eh. Ngayon, kung gusto mo siyang kumprontahin, this is not the right time. Palamig-lamigin mo muna ng konti. Okay lang yung let go. Okay lang yung ginagawa mo. Pahinga muna. Huwag mo munang pansinin. Huwag ka muna mag-expect. Ganon. Lagyan mo muna ng gap yung relationship ninyo or connection ninyo. Why? Kasi hindi kayo magkakaayos niyan. Hindi kayo magkakasundo sa gagawin mo. Kung gusto mong, kung ikaw ito na nag-iisip na, tapusin na muna. Mahirap. I told you, pahinga. Diba? Pwede naman kayong maging still in a relationship na nagfo-focus ka sa bagay na ginagawa mo. And nagfo-focus din naman siya sa bagay na ginagawa niya. Diba? And the relationship keeps going. Pero wag naman pakampante. Diba? Yun yung nakikita natin dito. Wag naman pakampante. Kasi the more na mas nabubuo ninyo ang sarili nyo nang wala ang isa't isa, baka lumaki na ng lumaki yung gap to the point na matapos na. Diba? At hindi mangyari. Well, alam mo kung bakit nyo palalamigin. Ang sinasabi ko dito is like palamigin. Kasi kailangan ninyo mag-open up. Okay? Right after na feeling mo okay ka na, okay, you open up your feelings dito sa person na ito. I-open mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. I feel like this is a personal reading, by the way, ha. Saka mo i-open sa kanya na pag medyo malamig na, no? Na, uy, kasi ganito, kaya ako medyo hindi nagpaparamdam sa maloob ko, ganyan. Ayusin yung maayos na way. Kasi pag ngayon mo in-open up, pwedeng ang possible lang na mangyari is like sumabog or mag-away ulit, diba? Yung iba, pwedeng nangyari na ulit to eh. Well, sabi nga dito sa camera, learn from the past. Pwedeng nangyari na ito noong nakaraan, hindi man sa kanya. Pwedeng sa previous relationship mo, sa nakaraang relasyon mo, sa'yo or sa kanya, na pwedeng ganyan, nagkaroon ng komprontahan, and then ang ending, nagkaroon ng ending. Diba? Hindi maganda. Learn from the past. Pahinga muna saglit, okay lang yon, cool off. I know, not necessarily cool off. Yung simpleng hindi lang mag-message or what, okay na yun eh. Diba? I-allow mo ang sarili mo na ma-focus mo ang bagay or ang focus sa sarili mo. Masyado ka kasing, sorry to say, pero ikaw yung nakikita ko dito nag-e-expect. Sabi ko nga, yung person mo, pwedeng kaka-expect mo sa kanya, yung iba kasi pwedeng, sabi ko nga, pwedeng ikaw yung bato ng bato sa kanya ng something na nasasaktan mo na yung feelings niya. Dahil masyado kang masakit magsalita, ang tendency yung person mo ang tumatakbo dito. Tumatakbo in a way na siya yung umiiwas. Ay, ayoko i-message, ayoko i-chat kasi away na naman yan. Diba? So sabi ko nga, paghilumin mo muna, then saka kayo mag-usap.
usap na maayos na ang lahat. Okay? Time alone. Yan ang nakikita nating advice dito. Time alone. So, kuha tayo ng outcome for you. We do have your healthy choices, oh. Self-love, self-care, being happier. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi we do have your karmic relationship. Ayaw mo namang magmukhang karma dito sa taong to, no? Ayaw mo namang maging toxic sa kanya. So, kung ayaw mo yon, huwag mong gawin to, hammer. Itong paulit-ulit. Kung ano yung mga ginagawa, kasi pwedeng dati nagawa mo na nga, yung paulit-ulit. Pagsalita, pagbubunga, yung meron dito talaga nagbubunga nga, meron dito masakit magsalita, yun yung nagkakos para magkaroon ng distance or pagkakalayo sa inyong dalawa. Okay? Huwag mo nang gawin ng paulit-ulit with the hammer. Kasi nagmumukhang ikaw yung karmic relationship dito. Nagiging toxic para sa person mo. Hindi tuloy siya nagiging masaya, di ba? Ayaw mo nang ganun. So, kalma ka lang. Focus ka sa sarili mo. Okay? So, kuha tayong outcome. Sana nakarelate kayo, guys. Okay. So, outcome dito, if this is your ex, sabi ko nga kanina mix yung energy. Kung ito ay ex, move on. Move on. Five of Wands is here. Marami nang nagbago. Meron ng mga bitter dito. Pwedeng may competition na hindi na maganda yung tinatakbo. Death and the situation. Why? We do have here Ace of Wands, Aries, Leo, Sag. Someone new is coming. May dadating na bago. Ito yun, ha? Dun sa mga separated or no, pwedeng ex or pwedeng papunta pa lang dun. Okay? Para naman dun sa hindi nabibigyan ng attention, sa nakikita ko dito, i-end mo yung pagbebeg. I-end mo yung kumbaga sa parang nanlilimos ng pagmamahal. Nanlilimos na tipong, I don't know, ayoko sanang gawin itong example. Pero the way I see it, kasi, right, example lang to, ha. Do you know the feeling of yung yung batang nanlilimos, may pakalabit-kalabit pa. And then you're doing something, may ginagawa ka, kumakain ka, and then yung bata kalabit ng kalabit. And then, to the point na parang nang iinis na siya. Sabihin na natin binigyan mo na siya, and then kalabit pa rin ang kalabit. Diba na medyo nakakainis na yon. Yun yung nangyari. Yun ang nangyayari sa person mo. Parang may inis factor. Kaya, stop or tapusin mo yung pagbahahangad or pagbebeg or panglilimos sa time niya. We do have here Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Kasi pag ginawa mo yon, magkakaroon ng pagbabago. Okay? Pag ginawa mo yon, magkakaroon ng pagbabago. Five of Wands is also a change card. Medyo mahirap sa simula. Itong pagbabagong to, medyo mahirap. Huwag ka na mag-expect talaga na magiging madali. Laging ang simula ay mahirap yan. Pwedeng sa person mo, pwedeng sa'yo. No? And yung paghihirap na yon, yun na. Kasi mahirap para sa'yo. Nasabihin na natin, ang hirap yata na hindi siya i-chat. Ang hirap yata na hindi ako mag-expect. Ang hirap yon. Yun ang ibig ko sabihin na mahirap. Kasi nagbago eh. May in-end ka eh. Ganon din yung person mo. Okay? Mahirap para sa kanya na makita yung mga ganong klaseng pagbabago. And then, pag ginawa mo ito, pwede magkaroon ng pagbabago dito with the Five of Wands. Okay? Hayaan mong magbago yung person mo in a way na ikaw yung nagbago. Kasi maaaring yung pagbabagong hinahanap mo sa kanya ay dapat simulan mo muna sa sarili mo.
Yun. Okay? So, yun, more on advices yung nakita natin dito, no? Possible outcome kasi, walang ipinakita. Depende pa sa gagawin mo or paano mo i-handle itong sitwasyon. Sa ngayon, sa nakikita natin, I feel like kailangan mo munang mag-concentrate sa sarili mo and siya naman din mag-concentrate sa sarili niya. Kailangan balance ang lahat. Okay? So, thank you for watching, guys. I hope nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all, guys, again, and bye-bye.